Magandang araw ulit sa inyo mga kababas. Ngayong araw na to ay magpo-pruning na tayo. So nung nakaraang video natin mga kababas ay hinanda natin ito na bago tayo mag-pruning. So sa mga hindi pa nakapanood mga kababas, yung ginawa kong technique kung paano ko ito hinanda bago natin siya i-pruning. Mas maganda na panoorin nyo muna yon mga kababas. Lalagay ko na lang dito sa description. Tapos babanggitin ko na lang din kung ano yung mga ginawa ko. So bago tayo mag-pruning mga kababas, ay tignan muna natin kung mayroon bang mga pagbabago sa mga buds niya, kung lumaki ba siya o hindi sa ginawa nating paghahanda. Makikita nyo to, ayan. So buntis na, malaki, lumaki siya. Ayan o. So yun yung kagandahan na tayo ay ihanda muna natin ang ating ubas bago tayo mag-pruning, para maglabas siya ng magagandang sanga. Ayan o, kaganda na. So yan o. So umumbok siya, mas lumaki siya kaysa nung hindi pa natin siya tinanggalan ng dahon. Ang ginawa ko dito mga kaobas ay tinanggalan ko siya ng dahon, tapos nag-apply tayo ng fertilizer. Kaya lumaki yung kanyang mga bud eyes. Ayan. Tingnan nyo yan o. Oh. So lumaki sila. Ayan, ito yung isa. Ayun o. Kaya hindi tayo basta-basta magpo-pruning mga kababas. Kailangan natin siya munang ihanda, mag-apply tayo ng fertilizer at mag-depollute tayo ng mga dahon. Magtanggal tayo ng mga dahon. Ayan, nakita nyo yan. Oh. Dito. Lumaki siya. So handang-handa na ito na i-pruning. Ayan oh. Kung makikita nyo mga kaobas, maliwanag kasi. So pwedeng-pwede na tayo mag-pruning mga kaobas. Ayan. So lumaki na yung kanyang bud eyes. Makakapagpalabas na ito ng magandang sanga at makakapagbigay siya ng magandang bulaklak. Ayan. So magsisimula na tayo mga kaobas na mag-pruning. So panoorin nyo muna mga kabas kung di nyo pa napanood yung ginawa kong paghahanda, para mas detalye yung masundan. Ayan, so let's go. Pruning time mga kabas. Ayan, so bago ako magsimula na mag-pruning, nagdilig muna ako kanina. Ayan, so pruning na tayo. So ang pagpupruning ng ating ubas ay kailangan alam natin yung tinatawag nating arm or cordon at fruiting cane. Sundan muna natin yung arm. For example mga kabas, ito yung arm. Ito yung kanyang fruiting cane. Yan. 1, 2, 3. So, ang puputulin natin dito mga kabas ay yung kanyang fruiting cane. Ang pagpuputol nito mga kabas ay depende sa inyo. Pero sa akin, apat ang tinitira kong nodes. Tulad nito, 1, 2, 3, 4. So dito ako nagpuputol mga kaobas. Yan. So ito na yung magiging cuttings natin. So tulad dito naman, ito naman yung isang fruiting cane. So 1, 2, 3, 4. So yun mga kaobas. 1, 2, 3, 4. Depende yung sa size mga kaobas. Kung itong fruiting cane na ito ay healthy, 4. Pero pag hindi siya healthy, 2 o 1. O kaya tanggalin nyo na lang lahat. Kasi for example nito mga kaobas, ito payat, hindi siya healthy. Ito hindi makakapagbigay ng bunga ito. Dito nilang siya putulin, dito sa kanyang puno. Kasi mayroon siyang nodes doon. Ayun o. Yan.
yan yung patutubuhin natin na magbibigay ng bunga yan. Pag ganito, ito green tapos payat, yan na natin yan, isagad na natin. Ayan, kasi hindi talaga magbibigay ng bunga pag payat, mga kabas. Pero pagka magandang size, dalawa hanggang apat, pwede rin hanggang anim, mga kabas. So ito magandang size, so apat. Ayan, so mamaya ko na sila bunutin. Ito magandang size, so apat din. Basta yung mga payat, ito payat, ito isagad mo na yan, mga kababas, para itong bad eyes na yan, yan yung magbibigay ng bunga. Ganun ang technique dyan, mga kababas. Ito naman green, so isa lang. Ayun, ito. Kung mapapansin niyo, mga kababas, ay ang maraming mga fruiting cane na hindi healthy, kasi hindi ko masyadong naalagaan itong tanim ko na to. Ito malaki. Ayan o. Pero subukan natin, mga kababas, kung mapapabunga ito natin ng marami. Parang yung mga tanim kong may bunga ngayon. So i-update ko kayo pagka ito ay bumunga na after 2 weeks. Yan. Ito maraming payat oh. Pero walang problema yan, mga kaubas, kahit maraming payat, isagad nyo na lang. Ito naman, mas maganda nga bumunga ito, mga kaubas eh. Tapakita ko dito sa picture yung mga tanim kong may bunga na ito yung pinabunga ko, itong buds na ito. Lahat, halos lahat ng fruiting cane may bunga. So wala tayong ititirang dahon dito, mga kaubas, ha? Kailangan tanggalin natin lahat. Ayan. Kailangan sundan mo lang yung cordon at yung protein cane lang ang ating puputulin. Ayan. Ito, tingnan nyo ito, pencil size siya pero medyo payat, dalawa lang ang itatira nating nodes. Kaya sa mga bagong magpupuring pa lang, yung mga bagong magpapabunga ng ubas, huwag kayo mag-alala kung payat yung inyong mga fruiting cane. Kasi pag nagpruring kayo, pwede nyong isagad dyan. Kung hindi man ito mapabunga natin ng maganda, kasi first time niya pa magbunga, ay sastiyak sa susunod na pagbubunga niya, maganda na rin yung ibubunga niya, mga kaubas. Ito medyo maganda. Yan. Tapos ito. Kalbuhin talaga natin ito. Wala tayong ititirang dahon. Yan.
malinis na mga kabas. Ayan o, napakapayat. So isagad na lang natin ganyan. Oh, kalbo na mga kabas. Ang daming protein cane na ano, unhealthy. So walang problema dyan. Bubong nga ito ng maganda kasi kung makikita nyo itong trunks nya yan o. So kaya niyang supplyan ng maganda itong mga magiging bagong sanga nya. Tulad nito mga kaubas o. Itong arm na to halos lahat ng protein cane unhealthy, kaya sinagad-sagad ko sila. Merong sanga dito na green naman, so sagad natin yan. Ayan, wala nang natira. So tinira ko lang yung mga healthy. Ayan. Oh, so kalbo na mga kaubas. Dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo mga kaubas. Yan, mas maganda ang mga protein cane dito, mas malalaki. Haba nito. So yan mga kaubas, after tayo magkapag pruning, mag apply tayo ng fungicide kasi nasugatan yung ating ubas para hindi siya pasukan ng sakit o virus pagka kung sakaling umulan ay may protection siya. Mag-apply tayo ng fungicide na protectant fungicide. Tapos after na magpag-pruning tayo, bibilang ulit tayo ng 4 days. Mag-apply ulit na tayo ng fertilizer. Potassium at complete pa rin mga kababas. Saglit lang mag-pruning oh. Lalo pag mga ganitong backyard garden lang. Limang puno lang ito mga kabas. Ay, apat pala. Apat na puno. Pero tignan natin kung marami itong ibubunga.
ulitin ko mga kaobas, bago kayo mag-pruning, ihanda muna natin siya. Apply tayo ng fertilizer, magtanggal tayo ng dahon, tapos bibilang tayo ng 8 days or 1 week bago tayo mag-pruning. Bakit natin ginagawa yung paghahanda? Para yung mga bad eyes ay lumaki pa, ma-expose sa araw, para pag tayo nag-pruning na ay handang-handa na siya na magbigay ng bagong sanga na magaganda. Tapos makapagbibigay din siya ng malulusog na bagong sanga, para makapagbigay din ng malulusog na bagong bulaklak. Ayan. Tapos ang pagpupruning mga kaobas, sundan nyo itong cordon. Ang puputulin nyo lang itong protein cane, depende sa size. Kung ganitong healthy, 4 na nodes. Pag payat, ganito. Yung unhealthy, isagad nyo na mga kaobas. Pagka hindi naman gaanong payat, pwedeng isa o dalawang nodes mga kaobas. So ito, maganda, malaking size. So 4. Para hindi umaba yung ating video mga kaobas, ay tutuloy ko muna yung pagpupruning, tapos papakita ko na sa inyo pag tapos na mga kaobas. So ayan mga kaobas, tapos na ako magpruning. Ayan, so wala akong tinira na dahon. Ganyan na magpruning mga kaobas pag healthy yung protein cane. So nagtitira lang ako ng 4 na nodes. Ayan, siguradong mapapabunga natin ito kasi napaka tataba ng mga trunks niya. Ayan, saka yung mga kanyang mga arm ay magaganda. Kung ito nga na hindi pa siya handa na magbunga, ay nagbigay na siya ng bunga. Ayan o, ayan, hindi ko pa na-pruning yan mga kaobas, pero nagbigay na siya ng bunga. So mas lalo na ito na magbibigay ito ng bunga. So ganun lang mga kaobas ang pagpupruning ng ating mga tanim na obas. Kailangan yung kanyang trunks ay pencil size. Yung kanyang mga arm tulad nyan ay healthy. Tapos protein cane, healthy. Tapos ihanda muna natin siya ng 1 week, mag-apply tayo ng fertilizer at magtanggal tayo ng mga dahon. After ng 1 week, bago tayo mag-pruning mga kaobas. Tapos nito, ngayon natapos na ako mag pruning, mag-spray ako ng fungicide kasi nasugatan yung ating obas pagka umulan mamaya. So kalagyan natin siya ng protectant fungicide mga kaobas. So hindi ko na ipapakita yung pag-apply ko ng fungicide kasi madali lang naman yon, spray lang na ganyan. So tapos na mga kaobas. So after 4 to 5 days mga kaobas ay mag-apply ako ng fertilizer ulit dito sa kanyang puno. So yun lang mga kaobas. So after 2 weeks i-update ko kayo kung mayroon na itong bulaklak mga kaobas. So ito yung abangan nyo ulit kung mapapabunga ba ito natin ng maganda at marami. So dito muna naman tayo mag-focus na mag-vlog mga kaobas dito sa aking obas na ito. Baka sakali sortihan ulit tayo na makapagpabunga ulit tayo ng maganda dito mga kaobas. So yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Paalam. I'll take you there.